Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y sama-samang tumayo at purihin natin ating Panginoon sa ating makakanya-kanyang tahanan. Amen. Naniniwala po tayo na ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. Thank you.
Jesus, salamat, Panginoon, Lord God. Sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God. Sa iyong biyaya, Panginoon, Lord God. Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God, dahil hindi ka nagkulang, Panginoon, Lord God. Sapat na, Panginoon, Lord God, at umaapaw, Panginoon, Lord God, ang biyaya mo sa bawat isa.
Thank you.
alam namin, Panginoon Lord God, na matatapos, Panginoon Lord God, yung pinagdadaanan ng buong bansa, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami iiwan, Panginoon Lord God, sa oras ng mga pagsubok, Panginoon Lord. Lord, alam namin na kasama ka namin na lumaban, Panginoon Lord God. Panginoon Lord God, salamat sa iyong mga salita. Dakila ang iyong salita, dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Dakila yung biyaya mo, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord. Lord, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon Lord God. Salamat sa katapatan mo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, dahil hindi ka nagbabago, Panginoon Lord God. Hindi ka nagkukulang, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, sa oras na to, sa presensya mo, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, na ginagamit mo kami, Panginoon Lord God, para may mga marinig, Panginoon Lord God, ng mga anak mo, Panginoon Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord God. Panginoon Lord God, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon Lord God, for your glory, Panginoon Lord God. Lord, ikaw ang siyang makita, Panginoon Lord God, sa mga oras na to, ikaw ang siyang pangusap, Panginoon Lord God, sa bawat tahanan, Panginoon Lord God. Lord, makalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Linisin mo kami, Panginoon Lord God, mangusap, Panginoon Lord God, ang iyong mga salita sa buhay namin, Panginoon Lord God. Lord, inaalay namin, Panginoon Lord God, ang araw na to, Panginoon Lord God, sa iyo lamang, Panginoon Lord God. Lord, ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang pangusap, Panginoon Lord God, ikaw ang siyang magbukas ng amin, praise God po rin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig sa ating programa ngayong araw na ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa oras pong ito, patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon, patuloy natin siyang dakilain, patuloy natin siyang bigyan ng papuri. At inaanyayahan ko po ang lahat na mag-settle down po sa kanilang mga kinaupuan. And I hope and pray na kayo po ay prepared na. Alam ko po na blessed po ang bawat isa sa ating pananambahan, sa ating Panginoon. At tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. At magpapatuloy pa rin po ang ating series ng Book of Revelation. And this is really getting exciting dahil tayo po ay nasa chapter 19 na po ng Book of Revelation. At bago po tayo magpatuloy sa ating series sa Book of Revelation, tayo po ay yumuko, tayo po ay pumikit. Nanyayahan ko po na tayo po'y patuloy na manahan sa presensya po ng ating Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lord, we continue to declare the victory in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and we declare that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Maraming salamat po, Panginoon. Ang aming mga puso ay handa na, Panginoon, at tumanggap ng inyong buhay, makapangyarihan at banal na salita. At sa oras pong ito, Panginoon, Lord, we pray na lukuban mo po ang bawat isa, patuloy mong ihanda at maging bukas ang aming mga puso't isipan sa pagtanggap ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, we pray that you must increase and I must decrease, O God.
At salamat po, Panginoon. Lord, yung pangunawa namin ay patuloy mong tulungan, O Diyos, na matanggap namin ang mga salita mo at maintindihan namin ng lubusan, Panginoon, kung ano yung kapahayagan mo, kung ano yung mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa aming kinaroroonan sa mga oras na ito, hayaan mo po na maging maayos at wala pong distraction, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Kaya salamat po, O Diyos. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. So, dadako po tayo sa chapter 19 ng Book of Revelation. Hindi po natin matatapos yung buong chapter sa preaching na ito dahil hahatiin po natin siya. At maganda po itong pag-aaralan natin ngayon. We will be talking about the marriage of the Lamb. Mamaya po makikita natin kasi marahil naturuan tayo or ang alam natin magkapareho yung marriage supper of the Lamb saka yung marriage of the Lamb. So mamaya po as we go along matututunan po natin kung anong pinagkaiba nila. Pero tayo po ay dumako na sa Revelation chapter 19 at tignan po natin kung ano po ang nangyari dito. Sabi po sa Revelation chapter 19 verse 1, babasahin ko po sa King James Version. Ang sabi dito, "And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God." So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makikita natin sa simula ng verse 1, ang salitang, "And after these things." Things. Ano ang tinutukoy dito na these things? Napag-aralan natin sa chapter 17 na ito ay ang destruction ng Whore of Babylon. At sa chapter 18 naman, yung previous chapter, ay ang destruction ng City of Babylon. Ang sabi ni Apostle John dito sa verse 1, "I heard a great voice of much people in heaven." Sabi niya, narinig ko ang tinig ng sobrang daming tao sa langit. Hallelujah! Nung wala pa pong pandemic, may mga pagkakataon po na ako po personally, nakakapanood ako ng basketball sa Araneta Coliseum. Mas madalas po PBA, tapos may time UAAP. Lalo po pagka napakarami ng tao, at saka yung mga paboritong teams talaga yung pinapanood, tapos nakakashoot halimbawa ng 3 points, talagang dumadagundong yung arena. Diba? Lalo na kapag ka nanalo sa championship, talagang mabibingi ka sa lakas ng tinig at sigawan ng mga tao. And that is only around 15,000 to 18,000 people shouting for victory. Mga kapatid, hindi ko po ma-imagine ang dinidescribe po ni Apostle John dito na maraming tao sa langit with a great voice. Bakit po merong great voice? Kasi po merong tagumpay na naganap. Talo pa nito yung tagumpay na masasaksihan natin sa sports. Talo pa nito yung nanalo sa game show. Mga kapatid, ito po ay tagumpay na hindi pa natin nararanasan at ito po ay matitikman pa lang natin in the future. Ang tawag ko po dito personally, nung ako po ay nagbabasa nito, ang pakiramdam ko, ito yung tagumpay sa langit o tagumpay galing langit. Bakit po? Ito yung matinding sigawan ng pagpupuri at pagsamba sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na hindi pa natin nararanasan hanggang ngayon. Pero pagdating sa langit mga kapatid, masasaksihan at mararanasan po natin itong tagumpay na to. Bakit? Kasi ito na, finally it has arrived. Bumagsak na ang kasamaan, bagsak na, talo na si Satanas. At ito po, talagang yung mga tao napasigaw ng Hallelujah. So speaking of hallelujah, ang word po na hallelujah ay isang Hebrew word. May mga words or terms po sa Christianity na ginagamit natin galing sa Hebrew word. Katulad ng hallelujah, amen, hosanna, maranatha, abba. So ang word na hallelujah ay isang Hebrew expression na ang ibig sabihin ay praise the Lord. Hallel or hallelujah ay praise or praise the. Tapos ang ya ay shortened form ng Yahweh. Kaya po siya tinawag na hallelujah. So ang literal meaning po ng hallelujah ay praise Yahweh. Ito po ay isang Bible trivia. Ang word na hallelujah po ay 4 times lang binanggit sa New Testament.
At alam niyo po ba na yung apat na beses na yon ay dito niyo lang matatagpuan, dito lang natin matatagpuan mismo sa Revelation chapter 19. Dito lang siya binanggit apat na beses sa New Testament at lahat ng apat na yon dito lang sa Revelation chapter 19. Ang unang hallelujah ay para sa pagkawasak ng Whore of Babylon. So ito pong una, dadaanan lang natin kasi hindi tayo magfo-focus dito. Mas magfo-focus tayo dun sa marriage of the Lamb. Okay po? So ulitin ko po ha, paiksiin ko na lang tong unang part kasi dun tayo magfo-focus sa marriage of the Lamb. So ang unang hallelujah, kung mababasa po natin Revelation chapter 19, ay ang pagkawasak ng Whore of Babylon. Ang pangalawang hallelujah ay para sa pagkawasak ng mismong Babylon, yung kabuuan ng Babylon. Ang pangatlo ay spontaneous na pagpupuri lang. Alam niyo yung dahil sa nangyari, tuloy-tuloy lang sila ng pagsamba, tuloy-tuloy lang ng pagpupuri. Hallelujah. And ibig sabihin, yun nga, tinuloy-tuloy lang pagpupuri sa Diyos. At yung pang-apat na hallelujah po, declares that God reigns. Okay, so pang-apat, it declares that God reigns. So kung sa chapter 18, pinakita kung sino-sino ang mga nagluksa or nagmourn dahil sa pagkawasak ng Babylon, dito naman po sa chapter 19 ay ipinapakita kung paano nag-rejoice ang mga tao sa langit. And now, basahin ko lang po mula verse 1 hanggang verse 6 para makita natin kung anong sinasabi dito sa unang part ng Revelation chapter 19. Babasahin ko po ito sa King James Version. Ang sabi sa verse 1, "And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God." Verse 2, "For true and righteous are his judgments, for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand." Verse 3, "And again they said, Hallelujah, and her smoke rose up forever and ever." Verse 4, "And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah." Verse 5, "And a voice came out from off the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great." And last verse, verse 6, "And I heard, as it were, the voice of a great multitude," Hallelujah, "and as the voice of many waters." So yung tinig, yung sigawan ng maraming tao, ng great multitude, para daw siyang voice of many waters, yung rumaragas ang tubig. "And as the voice of the mighty thunderings," para siyang ano, di ba, napag-aralan po natin nung nagsisimula tayo sa Book of Revelation. So halintulad lang po ito. So hinalintulad na parang rumaragas ang tubig, hinalintulad na parang kulog. Sobrang lakas po nung sigawan ng mga tao. Ano sinasabi ng mga tao? Saying, "Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth." Praise God. Sa verse 6 po, the Lord was described as omnipotent. Kapag sinabi pong omnipotent, ang ibig sabihin po ay all-powerful. Dahil inaakala ng mga tao dito sa mundo na si Antichrist o ang beast na ang pinakamakapangyarihan. Subalit dito ipinapakita, nire-remind sa atin ng Bible that the God that we worship, the God that we serve, na ang Diyos na hinihintay natin na muling babalik ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, wala pa po tayo sa part na sinasabi ng Book of Revelation na napapahiran yung ating mga luha, na matatapos na yung pagdurusa natin. Pero dito pa lang po, makikita na natin kagad. Pinapakita na kagad sa atin ng Panginoon na nasa atin ang katagumpayan. Hallelujah. Sa totoo lang po, napakaganda po ng Book of Revelation. Kaya ang kaaway, sinusubukan niya na bulungan tayo. Sasabihin ng kaaway, puro naman Book of Revelation pinag-aaralan niyo dyan. Wala na bang iba? Diba? Huwag ho tayong makinig kasi ito po ay napakagandang aklat. At ito po yung tinatawag na finale. Amen? So, this book of the Bible is the finale. At dito po malalaman natin kung ano yung eternal destiny nating mga mananampalataya sa Panginoon.
Kapag pinipilit pong ilagay ng kaaway sa puso at isip po natin na yung mga hindi magagandang bagay para manghina tayo sa ating pananampalataya sa Diyos o kaya naman para lumayo tayo sa Diyos, this book of the Bible reminds us na ang tagumpay ay nasa Panginoon na. Sa bandang huli, wala pong ibang magtatagumpay kundi ang Panginoon at kung sino ang nasa panig ng ating Diyos. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay nasa panig ng ating Diyos, kaya tayo po ay tagumpay. At sinabi po sa salita ng Diyos that we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Tagumpay na tayo mga kapatid. At ang sabi dito, narinig ni Apostle John, ang napakalakas na tinig ng napakaraming tao, great multitude, great voice. It's like a sound of many waters. It's like thunders. Hallelujah. Alam niyo po ba kung sino yung maraming tao na yon na narinig ni Apostle John at nakita niya sa vision niya? Lahat ng mga naligtas dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At alam ko po na alam ninyo kung sinong tinutukoy ko. Kasama tayo doon. Huwag kang papayag na hindi ka kasama dyan. Kasama tayo doon sa narinig ni Apostle John. Kasama doon sa napakaraming tao na sumasamba, na nagpupuri sa Diyos sa langit. Hallelujah. And pilit lang tayong hinihila talaga ni Satan papalayo sa Diyos para manghina tayo at para malayo tayo sa Panginoon. Subalit mga kapatid, patuloy lang tayong magpakatatag sa ating Panginoon. Lahat ng hirap, lahat ng kabigatan, lahat ng problema, mga karamdaman, mga pagdurusa dito sa mundo ay matatapos din. Hallelujah. Ang pinakamahalaga ay manatili tayo sa Panginoon dahil sinabi ng kanyang mga salita, ang nananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa series po ito, ito ng Book of Revelation. Dahil sa pag-aaral po ng Book of Revelation, ay pinapanatili po tayo na magkaroon po ng eternal mindset. Yung mindset na hindi pang lupa, yung hindi pang mundo, yung hindi pang temporary. Yung isang mindset na pang langit, yung isang mindset na pang eternity. Amen po ba? Kaya ang mahihiling ko po sa inyo, since nasa chapter 19 na po tayo, at ilang chapters na lang po ay matatapos na natin ang Book of Revelation, ay mas lalo pa po nating namnamin, mas lalo pa nating i-absorb, mas lalo pa nating i-embrace itong mga huling kabanata po ng Revelation dahil mas exciting po yung mga paparating ng mga kabanata po ng ating pag-aaralan. At sigurado po ako na mas ma-enjoy natin to. Hallelujah. At alam ko po na yung pangako ng Diyos, pagka talagang isinapuso po natin, talagang ma-excite ho tayo sa muling pagbabalik ng ating Diyos. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay langit. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung katapusan ng evil, katapusan ng kasamaan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay tagumpay at ang paghahari ng Diyos. Yan po ang matututunan natin sa Book of Revelation. At syempre ang exciting dito ay yung eternal destiny natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Amen. So, ipagpatuloy po natin ang ating binabasa. At ito po, dito tayo magfo-focus sa part na to ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Basahin po natin ang verse 7. Ang sabi sa verse 7, pagkatapos ng apat na hallelujah, ito na po yung verse 7, let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Ang Diyos po ang pagpalain sa pagbabasa ng kanyang salita. Now, before po natin pag-usapan kung ano ang importance nitong binasa po natin, kailangan po nating malaman o kailangan nating maintindihan paano ginagawa ang kasalan sa Jewish culture ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi some of us might be thinking na ang marriage of the Lamb, katulad ng sinabi ko kanina, at saka yung marriage supper, ay magkaparehong event po. Or magkapareho lang, or magkasabay lang. Magkaiba po yun, at malalaman po natin kapag pinag-usapan po natin, pag pinag-aralan po natin kung ano yung pinagkaiba nila. In the Jewish culture po, there is no such thing as dating or courtship. Para sa kanila, ang marriage ay established ng isang practical at saka legal matter by a covenant. Merong tinatawag na covenant. Okay? Explain ko po kung paano to. Kaya pakinggan nyo po mabuti. Ang lalaki ay ipepresent ang sarili niya sa bride.
and her family with a marriage contract. So itong legal agreement na to ay nagsasaad ng mga terms na nagpo-propose ang lalaki na papakasalan niya yung babae. At ang importante dito ay yung presyo na willing bayaran ng groom para pakasalan yung babae. Remember po sa Old Testament, sa Book of Genesis, hindi ko na po ito i-elaborate ng gusto, pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo yung storya ni Jacob. Kung paano niya nakuha si Rachel. Ayan, so si Jacob po ay nag-work. Ang ginawa niya po ay nagtrabaho po siya para sa kay Laban, yung tatay ni Rachel, for 7 years. Yun po yung napagkasunduan nila, yun yung willing si Jacob na pambayad para makuha niya si Rachel bilang asawa. Kaso, ang nangyari po, ang binigay ni Laban, kasi nilasing niya si Jacob, hindi alam ni Jacob na si Leah pala yung binigay sa kanya kasi naka-veil. So hindi niya nakita. Kaya ang nangyari po noon, nagulat siya pagising niya, iba yung katabi niya, si Leah. So he worked for another 7 years kasi sa tradition po nung lahi ni Laban, kailangan maunang makapag-asawa yung panganay bago yung kasunod. So he worked for another 7 years para makuha si Rachel. Pero ang tanong dito, bakit siya nag-work for 7 years? Dahil ito yung price na willing siyang bayaran para sa babaeng gusto niyang pakasalan. Actually, hindi nga yung 7 years. Kung titignan natin, 14 years. Diba? Kasi 7 plus 7, so 14. Pero hindi ko na po ito ilalaborate masyado kasi baka lumayo pa tayo sa topic. Pero ang point po dito, kapag na-meet yung agreement or yung covenant, yung kasunduan, ayan, tapos nakapagbayad na yung lalaki do sa price na willing niyang bayaran, considered na silang husband and wife. Pero hindi pa sila agad magsasama. Hindi pa sila magkakaroon ng contact with each other. From that day on, ang bride ay dapat consecrated at sanctified. And exclusive na siya para sa kanyang bridegroom. At bilang simbolo ng kanilang covenant relationship na pinasok, iinom sila ng wine sa iisang cup. Ang bridegroom po or ang lalaki ay babalik sa kanyang ama pagkatapos po nun. Maghihiwalay sila ng babae for approximately 1 year. May mga times mas mabilis pa sa 1 year, may mga times mas matagal pa ng konti sa 1 year. Pero habang magkahiwalay sila, ang babae ay magpe-prepare ng kanyang bridal trousseau. Yung mga kinasal na po dyan, familiar po sa trousseau. Ang ibig sabihin po ng trousseau ay collection of possessions ng bride. Tulad ng alahas, damit, linens, yung mga isusuot ng bride sa kanyang araw ng kasal. So yun po yun. Sa panahon natin ngayon, nauso yung bridal shower, pero kung ano-ano na lang ginagawa at saka kung ano-ano na lang mga binibigay. Pero ayun nga, nagkaroon na ng sariling paraan sa mga panahon ngayon. So hindi na nasusunod yung tradition or yung custom. Pero dati po, ang babae nagpe-prepare sa kanyang kasal at nag-gather po siya ng kanyang isusot na damit, mga gagamitin. Diba, naalala nyo po yung babaeng binuhos yung kanyang alabaster box ng pabango kay Jesus Christ. Kasi yung mamahaling pabango na yon, nakahanda po yun para sa kanyang araw ng kasal. Pati mga alahas, talagang po yan, pinaghahandaan po yan ng bride. Para pag dumating yung bridegroom, ready siya. Talagang, prepared na prepared siya. Ang lalaki naman po ay babalik sa bahay ng kanyang ama. So magkakaroon po ng period of separation. At bago po umalis ang lalaki at bumalik sa bahay ng kanyang ama, magbibigay muna siya ng speech sa bride, sa kanyang bride. Pwede siyang gumawa ng short speech, pwede rin siyang gumawa ng long speech. Pero kahit gaano kahaba or gaano kaikli yung speech na yon, dapat sabihin ito ng lalaki sa babae. Ano po yung sasabihin ng lalaki sa babae? Ang sasabihin po ng lalaki as part of his speech ay ganito, I go to prepare a place for you. Aalis muna ang lalaki, yung babae magpe-prepare, pero part of his speech, ang sasabihin po ng lalaki, I go to prepare a place for you. And then he will go to his father's house.
At sa pamamagitan nito, sinasabi po ng lalaki sa babae that I am not abandoning you kasi meron akong ihahandang lugar para sa iyo. This time of separation is for me to go and prepare a place for you. Kapag umalis ang lalaki at bumalik sa kanyang ama, he will actually prepare two dwelling places. Ang unang dwelling place po na gagawin ng lalaki sa bahay ng kanyang ama, ang tawag po doon ay bridal chamber. In other words, bridal suite. Suite pala, suite. Or ano, honeymoon suite. So kapag ang tatay ay maraming anak na lalaki at that time, ang mangyayari po doon sa bahay ng tatay, mag-iiba-iba yung itsura. Kasi po, yung mga anak ng lalaki, magko-construct or gagawa po ng bridal chamber. Okay? Or yung tinatawag nilang honeymoon chamber. So, gagawin po yun ng lalaki. Ang pangalawang lugar na ipiprepare po ng lalaki para dun sa kanyang bride ay yung tinatawag na, syempre, yun yung titirahan nilang bahay. Okay, so, yung titira nilang bahay, dun pa rin yun sa ano, sa meron kasing possession yung family or yung tribe nila. So, dun pa rin po yun. And then, sa dulo na kanilang period of separation, kapag matatapos na yung preparation na yon, syempre pabalik na po yung lalaki para kunin yung kanyang bride. Ang tanging nakakaalam lang po kung kailan babalik ang lalaki para sunduin ang kanyang bride ay walang iba kundi yung father lang ang nakakaalam. Okay, bakit po yung father lang ang nakakaalam? Unang reason po kung bakit ang father lang ang nakakaalam kung kailan babalik ang lalaki para kunin yung bride ay dahil yung father po ang magpe-prepare ng feast, ng wedding feast. So yung father po ang responsible para sa wedding feast ng kanyang anak. At maliban po doon, ang father po ang mag-i-inspect kung okay na ba yung bridal chamber. Kasi dapat masiguro po ng father na yung bridal chamber ay maayos at matibay. Kasi una sa lahat, parte pa rin yun ng bahay ng tatay. So, ang nakakaalam kung kailan ang end ng period of separation ng bride at ng bridegroom ay ang father. Siya lang ang nakakaalam. Kaya po pag binasa ninyo yung Matthew chapter 24, ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon, no one knows the hour, not even the angels, di ba? Walang nakakaalam, only the father. Kasi po, ano yan eh, inadapt yan doon sa kultura po ng kasalan ng mga Jewish people. And usually, ang bridegroom or ang lalaki ay dumarating po sa gabi. Kaya may procession ng torch yun. And then, hindi alam ng bride yung exact day kung kailan babalik ang lalaki, pero mararamdaman niya na mapapalapit na ang pagdating ng lalaki. Kapag malapit na yung bridegroom, magkakaroon po ng announcement. Meron pong sisigaw. Okay, meron pong sisigaw na paparating na ang lalaki. Nandyan na siya. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo dun sa parable of the 10 virgins, di ba merong sumigaw na andyan na, darating, parating na yung ano, yung bridegroom, parating na yung lalaki. Meron pong sumisigaw. And isisigaw at i-announce niya na eto na yung lalaki. So, ayan na, dapat pag dumating yung araw na yon, ready na po yung bride para siya isunduin. Kasi po, pagka pumunta ang lalaki, ayan, may mga kasama rin siya. Tapos yung babae, meron din siya mga guest na kasama. Ayan. And then, susunduin niya ang bride, tapos pupunta sila sa bahay ng kanyang father. And then, papasok sila sa bridal chamber. Maghihintay ang mga tao sa labas para i-consummate ang wedding. Pag sinabi pong consummate, eto medyo, sa panahon natin parang sensitive. Pero sa panahon po nila, pagka sinabi pong consummate, eto po ay completing the marriage by having intercourse. Okay? So, ibig sabihin, pagka natapos na yung pagko-consummate nila doon sa bridal chamber, yung lalaki, ay, yung bride ay bubulong sa kanyang best man at sasabihin niya na consummate na yung wedding. Tapos yung best man, siya yung mag-a-announce, sisigaw niya na the wedding has been consummated. Tapos siya na, magkakaroon na ng feasting. So, ang guest po ay mag-feast. Usually, ang feasting po ay tumatagal ng 7 days.
7 days po na kainan at sa kakasiyahan. Kaya po sa John chapter 2, napansin niyo po yung kasalan sa Cana. Diba sinabihan ni Mary si Jesus na ubos na yung alak, ubos na yung wine. Kasi nakakahiya po sa mga bisita na hindi ka man lang nakapaghanda ng napakaraming wine, good for 7 days. And to cut the long story short, yun ang time na pinerform po ng Panginoong Jesucristo yung kanyang first miracle. Pero yung 7 days na yun ay hindi pa po yun yung marriage supper. Yes, nandoon ang bride and groom for 7 days, pero ang bride and groom po ay hindi sasali doon sa 7 days na feasting na yun or habang nag-feasting po yung mga tao kasi magkukulong lang sila, nandun lang sila sa bridal suite or sa honeymoon suite for 7 days. Meron silang enough na stock ng food, enough na stock ng tubig, may supply po sila doon sa bridal chamber na yon for 7 days. So nandun lang silang dalawa at lalabas lang sila at the end of 7 days. So again, at the end of 7 days, dun pa lang ang marriage supper. At pagkatapos ng marriage supper, ang bagong kasal ay aalis at pupunta sa kanilang tirahan. Ayan, so kapag binasa natin ang Bible at nagbasa tayo tungkol sa kasalan, tungkol sa marriage supper, so parang hindi natin maintindihan, di po ba? Kasi sa panahon natin ngayon, iba na po yung paraan ng kasalan. May mga binago-bago na, may mga iniba-iba na. So hindi natin maintindihan kung bakit ginawa ni Jesus yung mga ginawa niya. Hindi natin maintindihan kung bakit sinabi ni Jesus kung ano yung mga sinabi niya. Pero ngayon po, I hope and pray na mas naintindihan po natin lalo yung mga events, yung mga naintindihan na natin lalo yung mga ginawa ni Jesus, yung mga sinabi ni Jesus, di po ba? Kaya pag binasa natin ang New Testament dati, parang wala lang. Kasi hindi natin magets. Pero ngayon, I hope and pray na kahit papano, hindi man natin na detalye ng todo-todo kung paano yung paraan ng kasal ng Jewish culture ng panahon ni Jesus Christ, at least meron po tayong idea. So the marriage of the Lamb. Si Jesus Christ po, makikita natin, He is the bridegroom and the church is the bride. And take note, makikita po natin ang relationship ng Panginoon at ng church sa buong New Testament. At ang mas naging specific po sa Ephesians chapter 5, no, si Apostle Paul po ay nagsulat at nagturo about sa marriage. Ano pong sabi ni Paul sa mga taga-Epeso? Sinabi niya sa mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa tulad ng love ng Lord sa church. Diba? Bakit po niya ginamit yung ganong analogy? Dahil ang Panginoon ang bridegroom at ang church ang bride. Kaya din po, ang turo ni Apostle Pablo, wives, submit to your husbands. Dahil ang church ay dapat mag-submit sa Panginoong Jesus. So ngayon, balikan natin yung time na dumating ang Panginoon dito sa mundo as Messiah. Nung ang Panginoong Jesus ay dumating dito sa mundo, He presented a covenant. At ang price na willing bayaran ng Panginoong Jesucristo para sa atin ay ang pinakamataas na price sa lahat. He offered to pay or bayaran ang ating mga kasalanan. Ang utang na hindi natin kayang bayaran, He offered to die for our sins on the cross. At para magkaroon ng marriage, kailangan tanggapin ng bride ang covenant. Kailangan tanggapin ng bride yung price na willing bayaran ng bridegroom. Ano ang dapat gawin ng church para masabi niyang I do sa Panginoon? Kailangan tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? At bilang simbolo ng kanilang agreement sa covenant na yon, pareho silang iinom sa iisang cup. Iinom sila ng wine sa iisang cup. At ganito po ang nangyari sa Luke chapter 22 verse 20. Ano pong sabi doon? In the same way, after the supper, he took the cup saying, "This is the cup of the new covenant in my blood, which is poured out for you." At ganito ang ginagawa po natin, kaya tayo nag-Holy Communion. Pagkatapos nun, kailangan nilang umalis. Kailangan umalis ng bridegroom at bumalik sa kanyang ama. At ang maganda po dito, kapag tinitake po natin ang Holy Communion, di ba, whenever we drink this cup, ang sabi doon, please do this in remembrance of me. O kaya, may sinabi pa doon na,
do this in remembrance of me. Diba? Tapos, until I come. So, hanggang sa muli kong pagbabalik. So, the Holy Communion does not only remind us of the love of God, pero it also reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ. At ang sinabi po ng Panginoong Hesukristo, diba, I go and prepare a place for you. I go and prepare a place for you. Ito po ang sinabi niya sa John chapter 14, verses 2 to 3. Ang sabi po dito, my Father's house has many rooms. If that were not so, I have told you so that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Nandito pa lang sa mundong Panginoon, habang sinasabi niya to, we are already into a covenant with Him. Kasal na tayo sa Panginoon, pero kailangan niyang iwan muna tayo kasi mayroon siyang hinahandang lugar para sa atin. At para saan po yung lugar na yun? Kasi ito po yung lugar na kung saan makakasama natin ang Panginoon. Para kung nasaan ang Panginoon, nandun din tayo. At kailangan ng church at ang bride or ang bride ay palaging ready kapag ka bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat ready ang bride anytime na bumalik ang kanyang bridegroom. Because one day there will come a time na ang bridegroom ay darating sa isang oras na hindi po natin inaasahan. Kaya kailangan po lagi tayong maging handa. At kapag bumalik ang lalaki, saan sila pupunta? Mag-i-stay ba sila sa bahay ng babae? Saan po? Doon sa honeymoon room. Doon sa honeymoon chamber. Doon sa bridal chamber. And this is a beautiful picture of the rapture. Ano pong sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17? Ang sabi dito, di ba? For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina? Merong sisigaw para mag-announce. Pag dumating ang bridegroom, merong sisigaw. At ang sabi dito, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Hallelujah. So merong kasama ang Panginoon, merong mga archangel. And then verse 17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, we will be with the Lord forever. Hallelujah. Gaano po katagal yung honeymoon period na yun? 7 days. Pero sa Jewish culture, hindi nila sinasabing 7 days. Ang sinasabi po nila, a period of 7. It was understood to be days, pero hinayaan nilang period of 7 for a possibility of a shorter or longer period of time. Pwede kasing mas maiksi, 7 hours. Pwedeng 7 days, pwedeng 7 weeks, pwedeng 7 months, pwedeng 7 years. And kailan mangyayari ang rapture? Di po ba before the tribulation period? At gaano katagal ang tribulation period? 7 years. So after ng 7-day honeymoon ng bridegroom ay lalabas para sa marriage supper. Ngayon po, basahin natin ang verses 7, 8, and 9. Ang sabi po dito, Revelation chapter 19, verses 7 hanggang 9. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Di ba po, yung bride, handang-handa na, yung kanyang truso, yung kanyang jewelries, yung kanyang pabango, yung kanyang dress, yung kanyang mga kagamitan, ready na po eh, yung kanyang possessions. So, the bride made herself ready. Sabi sa verse 8, bright, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Verse 9, then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Kaya mga kapatid, I don't think
na nakakatakot talaga itong Book of Revelation because this is the final book of the Bible. This is a very exciting part of the Book of the Bible. This is the finale of what God is about to do sa lahat po ng mga nananampalataya sa Panginoon. And kailangan po natin maintindihan as believers, as church, na tayo po ay merong covenant sa ating Panginoong Jesucristo. We are not engaged, we are not married to this world, but we are already married to the King of Kings and the Lord of Lords. At ang pangako po ng Panginoon, ako ay babalik para sa iyo. Babalik ang Panginoon para sa atin. Babalik ang Panginoon para sa kanyang church, para sa kanyang bride. Because He is preparing a place for us to be with the Lord forever and ever, for eternity. Kaya po, everything makes sense right now. Kung bakit iniwan muna tayo ng Lord? Kasi meron po siyang hinahandang magandang lugar para sa bawat isa sa atin. Because this place, this earth, this world is only a temporary dwelling. Dahil po ang pinaka-eternal dwelling place po natin ay wala po dito sa mundo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay dumanas ng hirap, sakit at karamdaman magpakailanman. Because this is just a temporary dwelling place for us. Dahil ang Diyos po ay merong nakahanda sa buhay ng bawat isa sa atin na mananampalataya at mananatili sa Panginoon. Naghihintay sa ating Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, habang hinihintay po natin ang Panginoon, let us be prepared. Magpakatatag po tayo sa ating paghihintay sa Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin mga pagsubok, ano man yung mga pinagdadaanan natin dito sa mundo, those are just temporary. Dahil pagdating po ng Panginoon, papawiin niyang lahat ng mga bagay na yan. Hallelujah. And let us be excited po sa kung ano ang nakaabang para sa atin. Because the Book of Revelation, from the Word itself, unveiling, ina-unveil na po ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating i-expect bilang mga mananampalataya. At ang dapat lang po nating gawin, mga kapatid, ang sabi doon, ang nakita, ang narinig ni Apostol Pablo, there is a great multitude of people in heaven. Napakaraming tao. At naniniwala po ako, hindi kalooban ng Diyos na tayo-tayo lang ang maligtas or kakaunti lang ang maligtas. Ang kalooban po ng ating Panginoon na ang bawat isa ay maligtas. Kaya habang naghihintay po tayo sa Panginoon, let us do our part to get souls, to win souls for the glory of God. Dahil nais po ng Panginoon at naniniwala ako, there will be great multitude in heaven who will give praise, who will give glory, who will give honor to the King of Kings and the Lord of Lords who reigns forever and ever. Hallelujah. Kaya huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong manghina, huwag po tayong manghinawa dahil naniniwala po ako that these are just temporary. At tayo po ay makakasama ng ating Panginoon. Magpakatatag lang po tayo mga kapatid. Alam ko po, natutulungan tayo ng Panginoon as we wait for Him. Praise God. Whew, hallelujah. At napakaganda po ng pangako ng Panginoon. He will not abandon us. Katulad ng iniisip ng marami, hindi naman babalik ang Panginoon. Wala namang Diyos na babalik. Diba? He will never abandon us. Kung si MacArthur nanghako at nagsabi siya, I shall return. At siya po ay bumalik, di ba, para iligtas ang Pilipinas sa pagkakabiyag sa mga Hapon. Mas lalong-lalo na po ang Panginoon na siyang nangako na siya ay babalik. Hallelujah. He is preparing a place, a beautiful place for each one of us. At ang pinaka-exciting po dito, hindi pa tayo dumadako sa part na yun. Pag-aaralan pa lang po natin yung part na yun. Pero ngayon pa lang, na-excite na po ang puso ko. And I hope and pray ang bawat isa po sa atin ay na-excite sa kung anong lugar ang pinahahanda po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, kung 7 years po yung tribulation period, habang nagkakaroon ng tribulation period, dito po sa lupa ay meron pong celebration sa langit. And nasa atin po ang choice. We have a choice. Katulad po nung ang Panginoong Jesucristo ay kinukrucify, they had a choice kung sinong pakakawalan nila. Si Jesus Christ or si Barabbas na isang kriminal. The choice of the people ay mas piliing pakawalan yung kriminal at ipako ang Panginoong Jesucristo. We have a choice.
kung gusto ba nating maiwan dito sa mundo at mag-suffer sa tribulation period, or habang nagkakaroon ng tribulation period dito ay nagkakaroon ng kasiyahan, gusto natin nandun tayo sa langit. Hindi lang 7 years yun, kundi magtatapos po yun, mananatili po yun hanggang wakas. It is just the honeymoon period. Okay, nandun yung rewarding, nandun yung kasiyahan, pero yung talagang pinaka-inaabangan po natin ay yung eternal destiny po natin sa Panginoon. Ngayon pa lang, magkaroon na po tayo ng choice. Huwag na po nating hintayin na mahuli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat para tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, dahil nais ng Diyos na makasama tayong lahat doon sa kanyang piniprepare na lugar para sa atin magpawalang hanggan. Amen po. So kung kayo po ay first time na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, at nais mo talagang masiguro, nais mo talagang magkaroon ng assurance na ikaw ay mapupunta ng langit, makakasama ang Panginoon, sasamba sa Kanya, magpawalang hanggan sa Kanyang pinrepare na place para sa atin, I want you to just follow me in this short and simple prayer, a prayer of acceptance sa ating Panginoon Jesucristo. At naniniwala po ako, wala ka talagang pagsisisihan, dahil siguradong sigurado, nasa Diyos ang tagumpay at sa Kanya lang matatagpuan ang salvation. Sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Ang sabi po ng John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Walang ibang kaligtasan, walang ibang kaparaanan para maligtas, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa na tayo ay maliligtas, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So sa oras na ito, please follow me in this short and simple prayer bago po tayo magtapos. Let us close our eyes. At kung nais mo pong tanggapin ng Panginoong Jesucristo, nais mo maranasan yung pangako niya na makasama at makapiling siya sa lugar na hinahanda niya para sa atin, please follow me in this simple prayer. At damhin po natin ito mula sa ating mga puso. Sabihin mo po, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo na isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala mula ng aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga maling gawain. At mula sa oras na ito, tinatanggap po kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo po, Panginoong Jesus, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At magmula ngayon, ikaw po ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig mo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Sa oras pong ito, ako na lang po mananalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga mensahe. Marami pong salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangako mo na ikaw ay babalik para sa amin. Maraming salamat dahil meron kaming assurance na hindi mo kami i-abandon. Dahil sinabi mo, Panginoon, I go to prepare a place for you. At Lord, ito po ay panghahawakan namin dahil alam namin na ikaw na nangako ay totoo at tapat sa inyong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon. We are so excited. We are so filled with your love. We are so filled with your grace, with your mercy, O Lord. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na pinagkaloob mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na sa aming paghihintay sa muli mong pagbabalik, as we wait on you, Lord, ay patuloy naming maranasan yung kalakasan, patuloy naming maranasan, Panginoon, yung kasiglahan, yung kagalakan, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo, O Diyos.
Lord, thank you for your word. Hayaan mo po na manatili ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at patuloy itong magpatatag sa buhay ng bawat isa sa amin. I-bless mo po ang bawat pamilya, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sa inyo po ang pinakamataas na pagsamba, papuri at pagsasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon and God bless us all.